Ayun, welcome back ulit po sa ating YouTube channel po mga kababayan. Nako, ito na naman ang ating mahal na Pangulo. Nagpapabango na naman sa taong bayan. Namahagi na naman ng tulong sa mga magsasaka sa Surigao del Sur mga kababayan. Namahagi na naman ng titulo at mga kagamitan ang ating mahal na Pangulo sa Surigao del Sur, mga kababayan. Nako, ano ba yan, PBBM? Marami na naman iiyak nito ng mga DDS. Alam nyo po kasi, ang ating mahal na Pangulo, bawat galaw po ng ating mahal na Pangulo at First Lady, ayan lang ho ang binabantayan ng mga DDS. Ba't nila bantayan yung China? Ano ba ginagawa ngayon ng China sa Pilipinas? Kaso wala eh. Pro-China sila. Pinagtatanggol pa nga nila yung China eh. Para lang may isisi sa atin, mahal na Pangulo. Kahit na ipagkalulupan nila yung bansa nila, okay lang. Ganyan, kalupit ang mga pro-China. So ito po mga kababayan, oh. Pakinggan po natin ang mensahe ni Congressman Pimentel sa Surigao del Sur, mga kababayan. Grabe ito mga kababayan. First time, alam nyo ba, sabi ni Congressman Pimentel, first time na presidente na umiikot sa mga mamamayang Pilipino, pumupunta sa mga kababayan natin na tinutulungan. Tama naman mga kababayan. Si PBBM lang. Siya mismo yung nag-aabot ng tulong para sa ating mga kababayan na tinutulungan ng gobyerno ang ating mga kababayan magsasaka, single parent, at ang ating mga mangangisda. Diba? O, baka sasabihin nyo, fake news na naman ako. Kasi, paano kasi mga kababayan? Yung mga anti-Marcos, nanunood lang po yan sa mga fake news nilang pinapanood. Bahala na kayo kung saan kayo nanunood. Puro paninira sa ating mahal na Pangulo kahit may ginagawa si PBBM. Anong ginagawa? Sinisira nyo pa rin, sinasabihan nyo pa rin walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. O ito, pakinggan nyo po. Ngayong araw po, ang lahat ng Surigao noon ay nagagalak sa pagbisita po ninyo sa aming probinsya. Grabe, no? Kayo po, ito po ang una kauna-unahang pagkakataon na ang isang presidente ay bumisita sa lalawigan ng Surigao del Sur at nabigay ng mga ayuda. Grabe. Biruin nyo mga kababayan, ito ang kauna-unahang presidente na bumisita sa Surigao, mga kababayan. O ano? Ano po ang masasabi nyo dito? Mga DDS, iyak na naman yan. Sasabihin, di totoo yan. Eto, pakinggan pa natin. Sa mga magsasaka at sa mga mangingisda, ito po ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang pangulo na matulungin sa ating kapwa Pilipino. Wow! Nagpapatunay lang na ang ating mahal na Pangulo ay matulungin. Siyempre, mga kababayan, inuuna talaga ng ating mahal na Pangulo ang ating mga kababayan na talagang need ng tulong. Katulad yan, ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. Kung wala siguro ating mga magsasaka, mga kababayan, kung pabayaan na lang yan, nako mga kababayan, baka mga kababayan ay hindi na rin magtanim ng mga pala yan, ibibinta na lang ang kanilang mga lupa. So dahil yan sa ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo, alam nyo po ba sa pagtulong niya sa ating mga magsasaka, alam nyo po ba na tumaas ang ani ng palay kahit dinaanan tayo ng El Nino? Diba? So yan, tuloy natin ito.
Noong dumaan na taon 2023, ang Surigao del Sur iniinik ng isang malakas na lindol. Marami po ang napinsala at naapektuhan ng ating mga kababayan. Pero hindi nyo kami pinabayan, Mr. President. Wow. Agad-agad nagpadala kayo ng 70,000 food packs through DSWD Secretary Rex Gatchalian. Biruin nyo yan, mga kababayan. Tapos sinasabi nyo, wala lagi aksyon ng ating mahal na Pangulo? Paano kasi? Yan ang sinasabi ko sa inyo. No? Huwag ho kayong manood lang sa mga paninira na ginagawa ho ng mga ibang tao. Panoorin nyo rin po yung ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa ating mga kababayan. Eto, tuloy natin. At hindi lang yun, Mr. President. Yun, binigyan din po ninyo ang mga nasarian ng nasiraan ng bahay. Wow. Na 5,300 displaced persons na nagkaalaga po ng 12,000 pesos each, so total amount of 70 million pesos. Oh, grabe mga kababayan ha. Yung mga na-damage na bahay, so binigyan ng 12,000 para maipaayos ang kanilang mga bahay mga kababayan. Oh. Noong January 2024, ang Surigao del Sur ay nakaranas ng matinding baha at nahirapan po ang mga kababayan natin. At ganoon din po, ang ating Pangulo, hindi tayo pinabayan. Nagbigay din po kayo ng 10 million pesos sa provincial government at 10,000 food packs para sa ating mga kababayan na naghirap. Oh, biruin nyo. Kahit nung baha, dinaanan din ng baha ang Surigao. Pero ayun. Diba? Yan ang sinasabi, manood o kayo sa mga balita. Huwag o sa mga paninira. Kasi alam nyo po, ang mga naninira yan sa ating mahal na Pangulo ay gusto nila yan pabagsakin si PBBM. Hindi ko alam kung bakit yan. Parang ay hindi tayo mga Pilipino sa ginagawa natin. Dapat kung ano man ang ginagawa ng gobyerno, sinusuportahan. Kaya wala ho tayong asenso kasi binuto ho ng taong bayan yan. Tapos, kukontrahin nyo naman. Porque hindi ho kayo na inaupo, kukontrahin nyo na yung administrasyon ngayon. Hindi, dapat nagkakaisa na lang tayo, dapat gano'n na lang. Huwag tayong mag-away-away kasi, siyempre mga kababayan, isipin po natin, dala-dala niya ang ating bansa, ang ating mahal na Pangulo. Pahinggan pa natin. Hindi lang po ito. Marami din po kayo, Mr. President, na naibigay ng mga infrastructure projects na nakahalaga ng maraming bilyon sa Surigao del Sur. Ito po ay malaking tulong sa kahirapan ng ating mga kababayan. At iba pang mga programa that has uplifted the quality of life of all Surigaonans. Kaya po, Mr. President, kukunin ko po ito ng pagkakataon na paibot po sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo, Mr. President. Kayo po ang Pangulo na tinitagala ko na may malaking puso. Wow. Para tulungan ang mga kapwa Pilipino dito sa ating bansa. Biruin nyo yan ha. Sinabi po ni Congressman, si PBBM ay may pinakamalaking puso para tumulong sa ating mga kababayan magsasara. Sa mga kababayan natin naghihirap. Totoo yan mga kababayan. Yun nga lang kasi sa mga anti-Marcos, hindi ho nila nakikita yan mga kababayan. No? Puro kamalian yan para sa kanila. Ang maganda para sa atin, para sa mga anti-Marcos, masama yan para sa kanila. Masakit sa mata nila. I would like to assure President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. that all the people of Surigao del Sur is in full support
of your programs and your administration. Wow! Makakaasa po kayo, Mr. President, kami po ay nasa likod nyo sa lahat ng inyong programa. Maraming maraming salamat po. Pero inyo, ang buong Surigao del Sur ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Siyempre mga kababayan, napakaganda naman kasi ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Yung nga lang kasi, sa mga anti-Marcos po, eh masama ho sa kanila yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa atin, maganda po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo para sa ating mga mamamayang Pilipino na talagang nangangailangan ng tulong ang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. Thank you so much at magandang araw po sa inyo lahat. God bless at magandang araw po.